Good morning, good afternoon, at good evening mga ka-nice one. Okay, topic natin ngayon is Facebook page or Facebook profile. Ano bang maganda? Well, sa akin kasi ang expert ako, marami na akong page. Tapos may mga likes na rin. Bago pa nauso yung Reels. Tapos yung Facebook ko naman, meron na yung almost half 5K. Kaya mabilis yung na-reach yung 5K. Pero may disadvantage at advantage po yan kung Facebook page yung gagamitin nyo at Facebook profile. Ano po ang advantage yan? Anyway, madali yung walong reason po sa ibang analysis. Walong reason talaga bakit Facebook page ang maganda kaysa sa personal profile. Yung first niya yung maraming followers agad. Kahit yung followers na easy target agad yun. Yung mga followers mo, matik na yun na sumusunod talaga sa'yo. Yung number 2 is ability to add buttons o kaya iba't ibang mga buttons na or message or idea kasi may meron siyang meta suite. Yung meta suite yung para yung business suite mo na pwede mong i-edit anytime. Yan. Andiyan na din yung number 3 yung flexible management ng multiple page mo. Pwede kang mag-create ng multiple page o sub-page para sa main page mo. Ganyan po. Mas maganda ka talaga Facebook. Facebook page po talaga maganda for business. Tapos mamadali po i-access po yung analytics kung ilang traffic sa dumarating, ilang customers, ilan yung ganito. Ayan po. Yung number 5 po yung no restrictions ya. Pwede ka mag-create ng multiple page. At number 6, pwede mas mabilis ka makabenta sa mga shops, sa mga products mo. Pwede ka makapagbenta agad kasi yung page mo, kilala na. Kumbaga, iwas si scam o gano'n. Kaya po yan, parang may store ka ng sarili o virtual store. Mas madali ka pa mag-emblem, madali ka sa codes para malik mo sa original website mo o kaya ibang apps na pwede. Maglalagay ka ng register mo yung apps mo para pag kinilink nila, magpunta sila sa store. Like mga Shopee o Lazada, store mo, mga gano'n po. Yan, yung ASIC number 8 is assist to access Facebook business apps. Marami po yan. Maraming apps na kailangan nila lalo ngayon ng meta business. Meta business suite talagang marami siya kasi talagang partner siya for business. Kaya yun po yung kagandahan sa Facebook page. Pero po, ang Facebook account, Facebook profile ay i-handle niya ang Facebook page. Yes po. Isa lang po ang pwede sa Facebook profile. I-handle niya lahat ng page mo. Kaya po yung main account mo. Kaya po, hindi advisable talaga i-public ang Facebook profile. Kasi nga magpo-fraud niya sa hacking. Pag na-hack na yung main mo, i-hack niya lahat ng Facebook page mo na kumikita. Ayun po talaga ang fraud doon. Kaya po, may advantage din naman po ang Facebook na yun. Ang Facebook profile naman po, ka-advantage natin yan. Number 1, automatic lahat ng friends mo sa Facebook, may 5,000 ka, automatic na yung followers mo. Yes. Okay. Number 2, pwede ka na mag-send ng messengers sa mga FB reels mo. Pwede na agad. Kasi mga friends mo na sila eh. Matik na yun. And the number 3, advantage ng ginagamit ng Facebook pay at Facebook profile. Number 3 is friends and relatives. Tips to sa mga pinaggagawa mo. At engagement yun, yes. Sa talagay nila, mag-react siya sa prints mo, sa video mo. At engagement yun talaga. Engagement talaga yun. Pero hindi sila masyado magkapokus. Yes, ay nga kagandang disadvantage yun. Anyway, mamaya niya. Number 4, hindi ka na gagawa ng Facebook page kasi sa profile ka na gagamitin mo, di ba? Oo. So ngayon, kung ayun ang gagamitin mo, okay na. Konting kapansin na lang sa mga iba mga followers. Malay mo mag-support sa mga relatives mo. Yan. Ang disadvantage naman ng Facebook profile, restricted. Dahil sa accounts of violations. Easy yan. Yes. Easy mababailation yan. The number 2, crab mentality ng mga friends mo at mga relatives mo. Kasi iisipin nila kumikita ka sa kanila. Yan talaga, di ba? Sabi nga ni Jack Ma. Lahat, in the time na sailing,
ang mapapakinabangan mo, ang maniniwala sa iyo ay mga estranghero, ang mga strange persons na may mula makikilala, hindi ang friends mo at relatives mo. Pero during success at yumaman ka na at kumikita ka na, ang mga friends mo at relatives mo ay present sa celebration, pero hindi ang estranghero, di ba? Kaya mag-share ka sa mga hindi mo kakilala. Ganun talaga na generality, kasi pag nasa isip nila, pag dumadaan yung umadaan yung content mo sa wall nila, may posibleng i-ignore nila yan. Yes. Ayun yung crop mentality, hinay ka nila pababa. Ha? So, pasabi lang ha. Hindi sa reality, hindi naman sa sinasabi ko na. And the number one, ignore. I-ignore ka nila yung post mo. Hindi ka lang supporta. Kasi, uy, nasa isip nila lagi, pinakakitaan ako na ito ha. So, yun ang nasa isip nila. Pinakakitaan ka nila. Pinakakitaan mo sila. Ay, ewan ko ba, ganyan ng mga Pinoy. Anyway, mali talaga yun, engagement yun. Crop mentality po ang tawag doon. Kaya, pag ang mga friends mo na maging followers mo, so dahil sa Facebook profile ang ginamit mo, pag dined man nila ang views mo o bago mong post, hindi na po ni-recommend ni Meta sa iba pang viewers. Ayun po ang disadvantage yun. Kaya mahirap kong sumundog. Mahirap tumami ang views mo. Ayun po yung takbo ng algorithm ng Facebook. May next, yung last video ko po, check nyo about Facebook algorithm. Yan po, kung paano siya mag-process. Ngayon, dahil nga po Facebook profile ginamit nyo, di ba? Nag-load kayo. Nag-upload kayo ng content nyo. In-ignore ng mga friends nyo. Dahil nga sa crowd mentality. So ngayon po, pag in-ignore nila yun, hindi na ho mag-boost ang post nyo. At maghihintay ka. At you need to second plan of plan B. Yun po yung pag-post sa mga groups or pag-boost, whatever. Yes. Ayan po yun. And number 3 po, sa mismong Facebook account nyo, mga friends or followers mo, gusto nila pag pinapagkakita ka nga nila ang ginagawa mo o hindi. Kaya ka nga nilike sila o favorite sila kasi gusto ka nila. Isa pa yung nahati tuloy ang followers po. Kung 5K yung mahati nila yun. Kasi magiging gusto ka nila, isasuporta ka nila. Ganun po yan. Number 4, ay posible pong ang interest nila ay kasi ginagawa nila kasi iniignore nila yung post mo. I mean, iba yung interest nila. Ayaw nila lang ganyan. Ayaw nila na tutorial na ganito. Ayaw nila ganito. Gusto nila funny. Kaya hangar ka nila. May ganun din silang dahilan. Anyway, accept mo na yun kasi yun ang reality. Tapos, hindi sila ang target ng audience. Yes. Dahil nasa dami mo ng friends, nag-usap lang kayo, nag-friends kayo kapit-bahay mo, pero iba-iba kayo ng interest. Kaya hindi ka nila bibigyan ng views. Ganun po yun. Ngayon, kung nasa sa inyo po yun, kung tutuloy nyo ba yung Facebook page nyo, Facebook profile nyo para sa maging, para makikipag-reels nyo. Yes. Okay, yan po yun. Balik po tayo sa Facebook page. Okay, ang advantage po ng Facebook page. Pag nag-post ka, ay nga katotoy sinabi ko, advantage nyo. Yung followers mo, tunay yun. Manonood at manonood sa iyo yun. Kaya pag dumami ang followers mo, sure ball na ang kita mo. Kasi may target audience ka na. Yes, madali mo makita ang target audience mo. Yan po. Number 2, pwede kang gumawa ng sarili mo name o title ng trademark mo. Eh ngayon mga branded, di ba? Mga branded po kami, meron ako, di ba? In team, the nice one, ganun po. Kaya madali ka makikinada. Tapos mag-iwan ka ng hashtag o hyperlink. Yes. Fuel po yung content mo. Yes. Pag nagkano ka ng content, walang hindi mapasok yung personal mong problema makikita sa wall mo. Di ba? Kasi minsan tinatag ka, iba-iba sa wall mo, mga emotions mo araw-araw na mapopost mo doon sa Facebook profile mo sa wall. So ngayon, dito sa Facebook page, hindi po. Isa lang po, walang interest, walang emotional, walang marites doon. Wala. Just pure content. Ano, Metasuite na po, number 4. Metasuite. Yung Metasuite po, yung quick access po yan sa Facebook page. Yes po, lahat na makikita nyo, status ng video nyo, analytics, whatever, ilang traffics, ilang views, ilang pera, magkano ng earnings nyo. Kaya po maganda yan. Tapos, may automatic po siyang automatic sa upload niya. Pag mag-click, kung kayo nag-upload, mayroon po yung copyright check. Yes, ano maganda ro? Well, copyright check agad. So, hindi kayo magkakaproblema sa copyrights. Lalo na sa music. Yes. Number 5. Pag nagka-problema po ang every profile mo, yun ba, diba? Nagka-violations, hindi mo madadami yung every page mo. Dahil may co-admin ka naman, siya pwede umaccess doon. O ma-hack yung ano mo, may habol pa. Diba? Yun po maganda niyan. Yes. Ang disadvantage naman po,
mag-wait ka talaga ng matagal. Kasi pag bago pa lang yung Facebook page mo, bago pa lang siya, hanap ka talaga ng followers. Yes. Kung baguhan ka pa lang, konti talaga ang Facebook mga views mo, konti lang talaga. Kakalaan mo sipagan mo, o mag-post ka na mag-post sa mga ibang groups para masunod ng kanila. Back to zero ka po talaga dyan. Ang target audience mo. Tapos, number three po, build. Mag-build ka pa lang. Build ka pa lang bagong community. Kaya back to zero ka talaga dyan. Ayan po. Tapos po yung number five po, mas madali siyang mag-ads boost kasi meron ng account doon. Mas madali siya. So, mas madali pala ang Facebook page. Mas madali. Ang advantage po ng Facebook page, hindi po siya nagmumula o nag-red dashboard katulad sa profile natin. Pag hindi ka agad nag-engage, ganun po. Yes. Hindi po siya ganun. Kasi ang Facebook profile po, pag hindi ka nakikipag-engage, andyan yung mga analytics na babaksak ka. Yung apat na yan, 3 minutes video, magiging red yun pag hindi ka nakapag-upload. Hindi ka po katulad sa Facebook page, hindi po nangyayari yun. Yes po. Anytime po, pwede mong still green siya, lagi healthy. Kaya po, kagandaan nyo. Kasi po, nakuha nyo na yung target eh. Yung target audience. Ganun po yun. Now, na-analyze na natin kung ano yung kagandahan, disadvantage ng Facebook page at Facebook profile para sa Facebook page. Kayo na po mag-decide kung anong gusto nyo. Pero kung itatanungin nyo, mas maganda siguro Facebook page or Facebook profile. Anyway, kayo po mag-decide na. Alam nyo lang disadvantage at disadvantage. Pero kung kayo ano lang, Facebook page na lang po kayo muna. Yes. Tsaka na po kayo gano'n. Kasi, alam nyo po, mas madali lang eh. Facebook followers lang naman yung magiging advantage nyo dun eh. At saka yung konting ano nyo na makakuha ng target market nyo o target content nyo. Konti lang sa friends mo. Kaya ako taga Facebook page. Yes po. Para iwas na rin violations or restricted or whatever. Meron po naman restricted sila pero hindi ganun kagrabe o pressures para makapa-upload ka agad araw-araw para hindi maging red ang dashboard mo. Diba? Kaya Facebook page na lang po ang gawin nyo. Yes po. Ayun po yung nakita ko maganda. Pero po, yung Facebook main nyo po, ayun ang gagamitin nyo para maka-access sa business suite nyo. Kasi po, ayun ang pinaka-main account niya. Kaya iingatan nyo. Huwag nyo ipa-public yon kasi pag yun na public nyo, pwede kayo ma-hack doon. Pag na-hack yun, ma-hack niya rin ninyo yung Facebook page nyo. Yun po, ganun po yun. Kaya po, huwag niya ipa-public. Ang ipa-public yun yung Facebook page. Opo. Kaya ingatan niyo yung profile. Kaya po, isa po yun sa disadvantage, hindi magandang gawing pang anuan ng Facebook profile. Pero okay din naman sa kitaan, pwede rin naman po. Pero magiging committed kayo, magiging pressure ka sa kanya. Para hindi magula yung dashboard mo, may iwasan mo yung restrict. Kasi yung mga emotion mo, parang nakagap na. Hindi ka pwede maglabas sa Facebook ng galit, o kung ano yung share na gusto mo, na paborito mong ganito. Diba? Kasi maraming restricted na lalabas sa Facebook profile mo. Diba? Mare-restrict ka. Hindi ka dahil sa Facebook page, meron kang about travels. Puro travels lang, dali-dali lang, diba? Kung wala ka nang inaalala sa restrictions o violations. Diba po? Kayo po, nasa sa inyo po yan. Pero kung tatanungin nyo, Facebook page na lang po kayo mag-start. Kung gusto nyo talaga maging ano to. Pero kung gusto nyo katawaan lang naman, o, sige, hindi na po iniisip yung kita. Facebook profile po. Opo, ganoon na po. So, okay na po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat mga ka-nice one. Thank you po. See you in the next video po. Bye.